isang example natin na pag-interpret, may pag-interpret na hindi kinonsider ang mood or yung emotion, magkasama, it's halos synonymous yun eh. Yung mood, yung tone, or emotion. Halos isa yun. Na kapag hindi mo binigyan ng importansya yun, ay yung text ay ano, iba. Isang example natin, nung ito sa sinabi natin Panginoon sa Kristo. Sabi natin Panginoon sa Kristo sa John. John 5:39. John 5:39. Ano nakasulat sa John 5:39? Sinasaliksik nito ang mga kasulatan sa kalakalan ng buhay ninyo, alam ko ang buhay mo ng ang mga kasulatan ng Diyos, ang nagpapatutuwa sa akin. Yan. So, ewan kung narinig din yung text niya. Ginagam, merong Miss Baptist din nalimitan na nagamit niya. Sa English kasi, sa King James, ayun, sabi sa'yo, tayo po, ano, dapat po tayo, nagsasaliksik tayo ng Bible, ang nilalaman ng Bible. Kasi, sabi po sa, sabi ng ating Panginoon sa John 5:39, kasi King James version only sila, no? So, English yung pagbasa. Ang sabi po rito, sa John 5:39, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So, utos po ng ating Panginoon sa Kristo na saliksikin natin ang mga kasulatan sapagkat nandun po yung buhay na walang hanggan. At yun po ay nagpapatotoo sa ating Panginoon sa Kristo. Magkaparaho ba ng mood? O magkaiba? Doon sa nakasulat. Kapag in example ko, ano, ganyan sila magsuturo. Nagturo sila, itinuro lang, saliksikin mo ang kasulatan. Kasi sabi dito sa John 5:39. Pareho ba ng mood nung nagtuturo na yun at saka yung ginamit ng text? Hindi po. Hindi, di po ba? Kasi ang sabi niya dito, sa pag-aakala. Oo. Sa tanga po. Kasi yung kanya, hindi yung buo ng ano, picture. Yun ang tinuturo nito. Yung point out niya na magsaliksik. Eh, dito naman sinasabi yung sinasaliksik niyo sa paga na parang ina-assume niyo na doon niyo matatagpuan yung eternal life. So, magkaiba sila. Magkaiba. Kaya, ang ano kasi dyan, sa King James, kasi ay, ano eh, parang pautos, di ba, nakalagay sa King James, English, search the scriptures. Ay, first, ano, first sentence. First words. Opo. Pero, ang mood pala nun, nagsasabi siya ng present reality. Ang kulang doon, sa King James, ang kulang you. It should be, you search the scriptures. Kaya lang, pwede rin pautos yun, paglagyan mo ng you. Pero kasi, pag wala, mas lalong mukhang pautos, pag wala yung you, di ba? Yung paglagyan mo ng you, subject for interpretation pa. So, ilalagay mo yung you, and then, yung search, babagulin mo, gagawin mo, pwede mong lagyan ng, gawin mong present progressive. You are searching the scripture. Kasi meron sa English na ano eh, you search the scripture pero hindi pautos. Sinasabi mo lang na sinasaliksik mo ang pautosan. You search the scriptures. Di ba meron ganon? Kasi yung search dito, ano to eh, plural na verb. Pag singular, haba, he searches the scripture. No? They search the scripture. Di ba? You search the scripture. Nasasabi ka ng statement. So, yung dito, yung statement na you search the scripture, pwede siyang nasasabi ka ng statement or pwede, ang tawag doon ay declarative, di ba? Or imperative o pag-uutos. Hindi mo kasi alam yung ano eh. Wala kasi doon sa, hindi mo makasi mag-represent ano yung, sa, ano ba yung mark sa dulo? Yung exclamation, yung question, nagagawa yung mark yan eh. Yung pautos kasi walang marking sa dulo. Yeah.
period lang. Yung statement, period din ang ano. Di ba? Yung pautos tsaka statement, parang yung period. So, hindi mo magagets kung anong mood ito. Hindi mo ma-identify. Ngayon, kung hindi mo sasama yung context, kasi mahalaga, isama yung context. Ano ba yung mood ng Panginoon sa Kristo? Sino ba kausap niya? No? Pero pagpalagay natin, huwag muna natin isama ang context. Kung pwede ba natin makita yung mood dito, hindi kasama ang... Pwede pa rin, kasi ang sabi ng Panginoon, yung pagkarukto, for in them you think you have eternal life. Diba? So, hindi ito ano ng Panginoon sa Kristo, hindi ito sa loob ng Panginoon sa Kristo, hindi ito pag-uutos ng Panginoon sa Kristo, kasi sinasabi niya yung fact na kung bakit nila sinesearch yung scripture. Sinasabi niya yung dahilan kung bakit niya sinesearch, kung bakit nila sinesearch yung scripture. Kaya, napakahalaga na sa isang, kahit doon sa isang text, eh, ano natin, i-analyze din natin yung mga statements na ginamit kasi tatlo itong statement sa isang passage. Pero meron dito na totoo na hindi iniisip nung nagsesearch ng scripture yung pangatlong statement. Ang sabi ng Panginoon, and they are they which testify of me. Idinagdag niya, iniisip niyo na may buhay na walang hanggan, no? Sa pagsesearch ng scriptures, tapos dinagdag na yung kanyang katuruan. At ang mga ito ay siyang magpapatotoo sa tungkol sa akin. So, bagamat hindi pinaprevent, hindi naman sinabi ng Panginoon sa Cruz dyan, huwag mo saliksikin ng scriptures. Sinasabi niya yung statement, sinasaliksik ninyo. No? Hindi niya pinagbabawalan. Sinasabi na lang yung katang ginagawa. Pero, nung idinagdag niya na and they are the testify of me, parang pinapamukha niya, sinasaliksik niyo ang scriptures. Tapos, kinokontra niyo ako. Samantalang, yung scriptures na binabasa niyo, yan mismo magpapatunay tungkol sa akin. Na mayroon na, na ito, lumalabas, rebuke. Nare-rebuke niya yung nagsasaliksik ng scriptures, hindi dahil sa sinasaliksik nila ng scriptures, kundi mali yung focus ng pagsasaliksik nila sa scriptures. Sana, sa pagsaliksik nila ng scriptures, naka-arrive sila sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ang nangyari, sa pagsaliksik nila sa scriptures, na-focus nila sa scriptures, hindi sila nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Akala nila, sapat na yung alam nila ang scriptures. Hindi nila alam na ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo, alam mo yung sinasabi ng scriptures patungkol sa Kanya. Hahanapin, magbabasa ka ng scriptures dahil sa doon magpapatunay para ito ay magkaroon conviction ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at yung pananampalataya sa Panginoon sa Kristo nandun ang buhay na walang hanggan. Kaya, itong verse 13 na ito, malaman ito, no? Kinakailangan pa na iyan po, no? Parang palawakin mo yung ano, yung kumbaga yung eksena, no? Parang ang ano dito ay parang nandun ka na imaginein mo yung nangyayari, parang you are a personal witness. Ganyan yung mga poetical, yung mga sinasabi sa Old Testament Psalms. Sa Psalms, nagsasabi sila ng katotohanan ng Diyos, pero dinadala ka nila doon sa eksena. Pag nagbasa ka ng scriptures, at hindi mo inilagay ang sarili mo sa eksena, pwede kang magkaroon ng maling interpretasyon doon sa binabasa mo. Kaya pag nagbabasa ka, dapat soak in ka doon sa binabasa mo, na wari bagay nandun ka.